Kung madalas mo panoorin ng mga sets na ginagamit ng Lakers ay mapapansin na usually ginagawa nila ay puro pick and roll with AD dahil ito naman talaga ang isa sa strength nila. Pero sa larong ito, paulit-ulit nila ginamit itong sets na ito kaya naging komportable sila at walang naging adjustment ng Memphis dito. Ito yung 3-man game na ginagawa ng Lakers, Russell, Reeves at AD. Basic double screen lang naman ito, yung screener ay si Reeves at AD, then point si Russell. Unang play, pansinin nyo na hindi full committed ang depensa ni Tillman kay AD dahil ina-anticipate niya yung pasaw while yung defender ni Reeves na si Morant ay naka-close out agad pagka-pop-out niya. Kaya ang kinuwang option ni Russell dito is lumay-up since nagkaroon siya ng small space dahil sa pag-aalangan sa depensa ni Tillman. Sumunod na play ganun ulit pero dahil sumubok si Morant mag-help sa depensa ni Bane kaya nakaslip si Reeves. And yung weak side help na si Aldama ay bumaba kaya na-open yung corner. Sa puntong ito, nag-collapse na ang depensa ng Memphis dahil sa ball movement ng Lakers. Though namintis ni Vanderbilt yung tres, yung pag-collapse kasi ng depensa ng Memphis ang naging rason kaya walang naging rebounder sa ilalim bukod kay Aldama na busy sa pag-box out kay AD. Kaya nakuha ni Reeves yung offensive rebound and na-convert niya pa ito into 2 points. Sa pangatlong set, ang kumuha na kay Russell ay si Brooks kaya nabantayan yung possible drive ni Russell pero ang di nila napigilan is yung hard roll ni AD. Though may space ulit na ibinigay kay Russell sa lane, mas pinili niya ipasa sa ilalim dahil yung attention ng weak side defenders at ni Tillman ay nakaabang sa gagawin niya. Kaya nakaligtaan nila yung hard roll ni AD at perfect timing yung lob pass for an easy dunk. Ito, binantayan na nila yung driving lane with Brooks trying to defend Russell up front. Well, itong si Aldama at Tillman naman ay nakablock sa lane and pati roll ni AD. Kaya yung fourth option ni Russell ay si LeBron and kaya naging successful pa rin ang play na ito ay dahil ibinigay kasi ni Aldama yung baseline na paboritong spot ni LeBron while itong defender ni Schroeder hindi rin nag-help. Ito naman ang tendency kapag nag-help si Tillman to defend Russell, mini stagger screen or double screen ulit. Kinuha ulit ni Russell yung space sa lane to drive and escape his defender. Lusot na sana siya dito pero kinontest si Tillman yung layup kaya ang ending nakuha ni AD ang offensive rebound at walang enough size for Memphis to challenge him sa ilalim. Pag wala si Reeves sa loob, point si Schroeder then magiging shooting guard naman si Russell. Again, double screen. Same role lang din ang gagawin ni Schroeder. Driving to the lane off a screen then roll sana si AD. Perfect play sana ito for a pass kay Davis kaso na-attempt si Schroeder to make a layup. Namintis lang while may putback opportunity sana si Davis na abitin naman. Sa second quarter, Reeves, Beasley at AD naman. Itong play nila talagang pinahihirapan ng on-ball defender at yung defender ni AD kaya nakalusot si Reeves dito. Aside from his ball handling skills ay magaling talaga ito kumuha ng foul and ito versus sa trailing defense si Conchar ay nakakonvert pa siya ng 3-point play and di rin maiwanan ni Tillman si AD dahil sa mga previous play na nangyari. Nung third quarter, ganun pa rin, double screen given by Reeves and AD. Ang ginawa naman ni Russell dito, tumira siya sa tres dahil nalock sa screen ni Reeves si Kennard. Namintis man ito, open shot kasi ito and at any given time, ititira talaga ito ng Lakers. Then next play, same situation, double screen sa same spot. Ang pinagkaiba naman ay napasabit ni Russell itong si Kennard, kaya nakakuha siya dyan ng 3 free throws. Though most part of the game ay hindi naman ito ang ginamit nila, pero naging effective talaga ang positionless basketball nila every time nagsasabay ang tatlo na si Russell, AD at Reeves.